Hi, magandang araw sa iyo. Ako si Jerry. Welcome to your channel, Get Good Jerry. Kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko para sa iyo. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa isang topic na dapat bang maglagay ng picture sa resume mo o hindi. Okay? Ito naman ang opinion ko bilang isang experienced recruiter with more than 10 years of experience. Para sa akin kasi, naniniwala ako na a picture paints a thousand words. So, mas pabor ako dun sa naglalagay ng picture sa resume. And of course, dapat in a professional manner yung pagkakalagay ng resume, ng picture mo sa resume mo. Okay, ngayon, session na to, maiksing session, ay para magbigay ako ng tips sa'yo. Ano yung mga dapat mong i-consider kapag maglalagay ka ng picture sa resume mo? Unang-una, make sure na professional looking yung picture mo. Tapos, high quality ang definition niya. Para pagka inilagay mo sa resume mo, hindi kalat-kalat yung itsura ng image sa resume. Kapag pinrint yan or binasa sa email, dapat solid yung pagkakakita sa picture mo, malinaw na malinaw ka. Okay, yung isa sa mga tips na dapat i-consider mo dito, dapat yung damit mo professional looking talaga. Lalo na kung nag-a-apply ka sa isang professional na position, yung mga pang-opisina, admin jobs, supervisor jobs. So, dapat ang damit mo, advisable, ano, naka-blazer ka, naka-polo ka, or naka-blouse ka kung sa babae. At dapat maayos, syempre, planchado dapat yung damit mo, hindi yung mga punit-punit na make sure na walang mga punit, walang mga sulat-sulat yung damit mo para sa picture taking. Isa sa mga unang tips dito, no, yung buhok, dapat maayos, maayos ang pagkakasuklay, well-groomed ka talaga para professional looking. Mas maganda kung bagong kupit, lalo na sa lalaki ng pagka pumupunta sa mga picture, nagpapa-pictures, dapat maganda maayos yung buhok. Isa ring tip tungkol sa picture mo, no? Kung nag-a-apply ka ng professional roles, dapat hindi parang pang social media picture yung picture mo. Alam mo yun, hindi yung mga tipong pang Facebook na parang ordinary day pics. So make sure na professional looking talaga. Ano exception dito? Halimbawa kung nag-a-apply ka ng like commercial model or social media related na position, yan, pwede mong paglaruan yung picture mo. Kasi kasama rin doon pwedeng paglaruan yung resume format. Basta tungkol sa creative side ang role na ina-applyan mo. Ang isa pang tip talaga para mas mapadali ang pagpili mo ng magandang picture, kung meron ka namang budget, syempre, kahit maliit na budget, pwede kang pumunta sa mga photo studio at magpatulong sa kanila. Yung usually naman sa Pilipinas, meron na silang mga blazer, may mga polo pang ang pinapahiram yung mga photographers para talagang maayos na maayos yung setting pag pa-picture ka. Tapos, pwede kang mag-request ng additional charge para kunin mo yung soft copy ng picture mo kung talagang maganda siya. So, pwede mo nang gamitin anytime sa mga bagong applications na gagawin mo or bagong changes na gagawin mo sa resume mo later. At ang isa pang dahilan niyan, kaya nire-recommend ko na punta ka talaga sa studio, is yung photo na yun is a long-term investment para sa'yo. Magagamit mo yan sa maraming bagay. Maaring pag-a-apply mo sa passport, pag-a-apply mo sa mga employment requirements na requiring yung ID. So, ganito, pag nagpa-picture ka, i-ask mo rin yung studio kung pwedeng kunin mo na rin, hingin mo sa kanila or bilin mo na sa kanila yung soft copy ng ID picture mo na kinuha nila para always sa lahat ng requirements mo pwede mong magamit. Ang isa pang option na marirecommend ko sa'yo kung wala ka pang budget para magpunta sa photo studios is gamitin mo na talaga yung cellphone mo o cellphone ng friend mo para makapagpa-picture ka. At syempre, make sure na professional looking ka, well-groomed, at yung resulta ng picture mo hanggat maaari ay may edit mo para maayos mo yung lighting, medyo light yung color ng resulta ng picture mo. At isa pa, no, kung hindi ka magpo-photo studio at ikaw mismo gagawa ng picture mo, make sure na ang background mo ay plain color para mas professional looking talaga. Again, my name is Jerry, reminding you to get good at what you do. Get Good Jerry is here to help you. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, again, I want to request, paki-subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga future videos na i-upload ko para sa'yo. May all your dreams come true and I'll see you on the next video.